Isang magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano i-test ang spin motor sa spin dryer ng washing machine. So ito ang responsible para sa dryer ng ating washing machine. So ito ay may tatlong wire, no? At ang ating spin motor ay tinatawag din nating single phase motor, no? So ito ay may tatlong wire. So ang kailangan lang nating alamin kung alin dito sa mga wire na ito ang common, ang run at ang start winding. No? So yun dapat nating malaman. Kailangan makita natin yung tatlo na iyon. Kapag hindi po natin nakita ang isa man doon, ibig sabihin sira na po ang ating motor. Okay po? So umpisahan natin. So una mo nating gagawin ay i-set ang ating BOM sa times 10. So times 10 ang gagamitin natin para mas madaling basahin ang ating reading or measurement. Kasi kapag times 1, masyado mataas ang resistance nito. So mahihirapan tayo magbasa kapag tumigil dito sa bandang 100 to 500. So times 10. Then calibrate the multitester. Kailangan laging kinakalibrate para makakuha tayo ng exact measurement. So yan po. Pag-shorting lang natin ang lead and then adjust lang po natin ang zero ohm adjustment knob. Kailangan po ang ating pointer or needle ay nasa zero. So ayan po, nasa zero na po. So ngayon, kailangan po natin ng ball pen at saka papel para ilista po natin ang mga wire. So dito, may tatlo tayong wire at may tatlong kulay. So una, meron tayong gray. So sulat po lang natin dito ang gray, and then yung green, and then we have yung blue. So ang gagawin lang po natin ay kukunin lang po natin ang resistance ng gray to green, gray and blue, and green and blue. No? Kukunin po natin ang resistance. So isa-isahin po natin. So gray muna and green. So gray, ito po yung gray, and then yung green. So ang measurement po natin ay 22. So irregardless lang po natin yung range na ginamit natin, ha? Irregardless lang po natin. Huwag na muna natin intindihin. Kailangan lang po natin yung reading. So dito po ay 22 ohms. So green, gray and green ay 22 ohms. Huwag muna po natin intindihin yung times 10 dito, ha? Huwag muna natin intindihin. Then, sunod po natin titest ay gray and blue. So, gray and blue. So, ito po yung gray. Hawak ko pa rin po. And then, yung blue. Huwag nyo pong hawakan dito kasi makaka-apekto po yan sa resistance na sinusukat natin. So, kailangan po, yung isa pwede nyo hawakan, pero yung isa huwag nyo pong hawakan. No? So, ayan. So, yan po ay nasa 8 po, no? So, 8 ohms. So, ang gray at saka blue ay 8 ohms, no? So, ito po at saka ito ay 8 ohms. Okay po. So, ngayon po, i-add po natin yan. I-add po natin. So, 22 plus 8 is 30 ohms. So, bali po, ang gray, ang resistance ng gray is equal to 30 ohms. Sunod naman po natin ay ang green. Na, yung green, and then gray, then blue. Okay po. So susukatin naman natin ang green and gray. Since nakuha na natin yung gray and green, so pareho lang po naman yung resistance niyan. So pwede na po nating isulat dito ang 22 ohms. So yun po, nakuha po. Kasi nasukat na po natin ang gray and green, is the same naman, pareho lang naman po ng green and gray. Pag resistance po ang ating pinag-uusapan, yung pagsusukat po. No? Wala naman kasi siyang polarity. And then, ang susukatin na lang po natin ay yung green and blue. So susukatin na po natin ang green at ang blue. So hawak ko po yung sa green, and then yung isa sa blue, siya po ay tumigil sa 15 ohms. No? Tumigil po siya sa 15 ohms. So ang green at ang blue ay
15 ohms. And then i-add po uli natin. So, ito po ay 37 ohms. So, ang ating green, so ang measurement po natin ng green ay 37 ohms. Ang gray po natin ay 30 ohms. So, last na lang po natin ay ang kulay blue. So, hindi na po natin kailangan pang i-test yung bawat isa kasi naandito na po ang measurement ng blue, no? So, halimbawa po sa blue, blue and gray, and then blue and green. So, blue and gray, ito na po yung blue and gray. So, ito po, gray and blue ay pareho lang po ng blue at gray. So, ito po ay 8 ohms. And then, ang blue at green ay pareho naman din po ng green at blue. So, ulitin ko po, no? Green at blue ay pareho po ang sukat ng blue at green. So, ito po ay 15 ohms. And then, i-add na po natin yan. So, 8 plus 5 is 3. Carry 1, it's 23 ohms. So, ang blue po natin, ang measurement ng blue natin ay 23 ohms. So, dito po, ma-identify na natin kung ano ang common, ano ang start, at ano ang run winding. Paano po yun? So, yung pinakamababa ang resistance, no, yung pinakamababang resistance, yun ang ating common. So, dito po, base sa ating measurement, ang pinakamababang resistance ay ang blue. So, ibig sabihin, ang blue natin ang common. Nakuha po? So, blue ang common kasi siya yung may pinakamababang resistance. Sunod naman po, ang pangalawa po sa pinakamababa, yun naman po ang ating run winding or the run. So, ang gray po, ang may pangalawa sa pinakamababa, yun po ang run. At kung ano naman po ang pinakamataas na measurement or resistance, yun naman po ang ating start. So, ganyan po ang pagkuha or pag-identify, no? Pag-identify or pag-test ng ating spin motor. So, kailangan lang natin malaman kung ano ang common, ang start, at ang run. So, ang common, kung alin ang pinakamababang resistance, yun ang ating common. Kung ano man po ang pinakamataas na resistance, yun ang ating start winding. At kung ano naman po ang pangalawa sa pinakamataas or pangalawa sa pinakamababa o yung nasa gitna, yun naman po ang ating run winding. So, madali lang po nating maunawaan kasi addition lang po ang ating gagawin. Malinaw po? Bakit kailangan nating alamin kung ano ang common, ano ang start at ano ang run? Kasi dito po tayo magbe-base ng ating connection ng ating mga wire. So, ang common, ito po ay direct sa line. No? Direct sa isang line ng outlet. Ang start naman po, ito naman po ay kinoconnect sa capacitor. Sa start-up capacitor. Kaya po tinawag siyang start. No? Ikinoconnect siya sa start-up capacitor. At ang run naman po ay ikinoconnect sa kabila ng capacitor at sa switch. Direct doon sa may isang line ng outlet. So, yun po. So, kapag nakuha nyo na po yan, may kukonnect nyo na po yan ng tama ang ating spin motor. Malinaw po? So, yun lamang po. And God bless.